A plus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good. Yes. Thank you, Lord. God is good all the time. Amen. God is good all the time. God is good all the time. Praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Live tayo dito sa Jesus Comfy Church, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben, pagpalang gabi sa ating mga kapatid. Happy birthday sa ating mga early bird. Good evening, Sister Pat, Sister Winnie, Brother Jonard. Mapagpalang gabi sa inyo. Sabay-sabay tayo sa ating digital evangelism. Ninang Amor, Sister Michelle, Sis Nobi, Tita Lorna Abelino. Good evening. Okay, praise God. I-share na natin ang ating live video. Pakitag na rin yung mga loved ones natin. DJ Rain, good evening sa'yo. Kamusta kayo dyan mga kapatid? Sister Merin Monson, Sister Josie Nogoy, Tita Nida, Tita Ren. Congratulations. Karen, Ashley, and Crystal. Praise the Lord. Sa buhay ninyo, Brother Andy Resurrection. Happy, happy birthday sa'yo. Awesome. Amen. Salamat sa'yo, Ruby. Mana, Sister Grace. Good evening sa ating lahat. Okay, praise the Lord. Thank you, Lord. Good evening po, Mami Cynthia, Sister Lola, Raymar Cabrera. Good evening sa ating mga kapatid. Salamat sa Diyos, Sister Faustina de la Cruz. Samahan nyo kami ngayong gabi, Sister Marivic Bernal, sa isang panalangin. Sa imbitahan natin ng Panginoon sa ating kalagitnaan natin ng kanyang Panginoon. Isang malakas na amen para sa mga nasa kantin. Sister Andy, kumbaya sa mga kapatid natin sa Japan. Sister Ibeng, Mickey Austral. Good evening, Sister Luz Lazatin, Mami Kari. Good evening. Kaya Montemayor, manalangin tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos na buhay. Thank you, Lord. Aming Panginoon, amang Diyos na nasa langit, kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong pangalan. Tonight, Father, we just want to bless you and thank you sa lahat po ng ginagawa mo sa amin at patuloy na kalakasan ay pinagkakaloob mo. Lord, nagpupuri kami sa iyo dahil ikaw ay mabuti at karapat-dapat purihin. Ang mga awiting ito ay talagang nagpapaalala sa amin na kung wala ka, hiwalay kami sa iyo, kami matutuyo. Kaya kay Panginoon, kailangan naming manatili. Panginoon, maraming salamat. At ngayong gabi, Lord, dalayan ko na bukas na po ang aming mga puso upang itanim ang iyong salita. Tumubo, lumago, at magkaroon po ng maraming bunga. Makita ang mga pagbabago sa aming mga buhay. Panginoon, samahan niyo po kami ngayong gabi. Ikaw ang magpala sa aking mga kapatid na nanonood at nakikinig. Maging sa mga team replays, Lord, mga first time at mga regulars, pagpalain niyo ang iyong mga anak. Panginoon, mga awiting ito, Lord, ay papuri pagsamba sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Dalayan ko po na makita ang kapangyarihan mo sa amin. Lord, ngayong gabi, magpagaling ka po. Magbago ka ng aming buhay. Palakasin mo kami, even in our inner being, spirit, soul, body. Maraming salamat po, Father. Maraming salamat din, Panginoon, dahil ang kapayapaan mo ay nag-iingat sa aming mga puso, hindi matatakot, mangangamba, kagalakan sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Panginoon, ngayong gabi, ang aming panalangin, ang iyong pagsama, maranasan ka namin, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, ay tinatanggap namin sa banal at makapangyarihan na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, praise the Lord. Good evening sa ating mga kapatid. Salamat kung kakapasok mo pa lang at first time mo, pakitype naman dyan. New blessing. Welcome ka dito
dito sa ating OPM online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Comfy Church, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban, mapagpalang gabi sa inyo. Sa isang awitin, pamagat ito, manatili ka. Huwag kang aalis, no? Kahit marami tayong absent, balik lang. Manatili tayo sa Panginoon at doon natin nararanasan ang buhay. Magkakaroon tayo ng bunga sa laban sa Panginoon. Good evening dyan sa inyo, Sister Tina Calumarde, Sister Rose. Magpapalang gabi, Celine Robillos, Brother Hugh, Sister Maricel. Mga kapatid natin sa Canada, Brother Queenie, si Joseph. God bless you, Brother Queenie. For you, Pastor Ray and Sister Charity, mapagpalang gabi, umaga sa inyo dyan. Good evening sa mga kapatid natin sa China, Sister Ria Quaresma. God bless you po. Thank you sa buhay mo, sis. Ayan, binabati natin Sister D. Johans, Mami Adin. Sister Jessa. Ate Ruth, Ninang Amor. Good evening sa inyo. Mapagpalang gabi uli sa mga kapatid natin sa China. Paki-share na po yung ating live video. Paki-tag na rin yung mga mahal natin sa buhay. Alright, Daddy Steve watching tonight. Good evening, Daddy Steve. Praise the Lord for your life, Daddy Steve. Okay, sabay-sabay nating awitin ito na may kasamang pag-inda, pagsayaw sa Panginoon. Are you ready? Come on, church. Worship the Lord.
Diyos na buhay, ang mga nananatili sa Panginoon. Hindi matutuyo, hiningal ako doon. Thank you Lord. Nawawala ang pagod. Nawawala yung mga kahinaan natin at napapalitan ng kalakasan. Kapag tayo ay nagpupuri, samahan mo ng sayaw at palalakasin ka ng Panginoon. Ayan, salamat sa Diyos sa buhay. Thank you for joining us as we sing that song, Manatili Ka. Ayan, mapapakinggan niya sa ating YouTube channel. Salamat sa Lord. At marami pang mga composition. Follow kayo doon sa ating YouTube channel. Good evening sa mga kapatid natin. Praise the Lord for joining us as we sing and just worship and dance to the Lord, for He is good. Lahat yan para sa Panginoon. At hapag tayo nagpupuri sa Kanya, nagpakaroon tayo ng panibagong lakas. Binabati natin mga kapatid natin, mga joining us for the first time. Pakitype dyan, new blessing ha. Salamat sa Panginoon. Veronica Calzado, mapagpalang gabi, Sister Luz Lasati, Sister George Rene Resurrection, Brother Rene, thank you. Ayan, Vilma Mandapat, mapagpalang gabi sa inyo. God bless you, Brother Henry Miguel, Resty Masangkay, Sister Lola, good evening. Ayan, praise the Lord, Levi Mucho, good evening po sa inyo. Shout out sa inyo dyan, Brother Manwin, Sister Carla. Purihin ang Diyos na buhay. Ayan. Alright, our God is love. Amen. Totoo yan, kapatid. Salamat sa Diyos. Okay, amen. Good evening po at inaanyayahan namin kayo na mag-join sa ating rally. Okay, merong rally dito. Rally of prayer. Sama-sama po tayong nananalangin para sa bawat isa. Kaya praise the Lord sa buhay ng mga prayer warriors. Send us your prayer request. Alam niyo, importante yung humihiling tayo sa Diyos. Sigurado, naririnig niya tayo. Kaya patuloy lang tayo humiling and keep on asking the Lord. Binabati natin mga kapatid natin sa Canada, Sister Jem Torres. Salamat po. Ayan, salamat sa mga pag-tag, pag-share. Salamat sa Diyos. Ayan, praise the Lord. Okay, muli, yung ating prayer request, isend nyo yan. Ipapanalangin natin yan at balitahan nyo kami kung paano kumilos ang Panginoon. Kung paano siya sumasagot sa ating mga panalangin. Tuloy-tuloy tayo sa Gawain ng Diyos. Comfy break muna. Thank you, Lord. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Sa ating comfy break, 4 picture, 1 verse. Parang medyo halatang obvious yan. Sa ating Jesus comfy page, obvious na obvious, halatang halata. Yung ating comfy break, madali na. At syempre, matatagpuan, mabubuo yung verse na Matthew 7 verse 7. Ang sabi doon is, ask and keep on asking and it will be given to you. Seek and keep on seeking and you will find. Knock and keep on knocking and the door will be open to you. Alam mo, pag binigyan mo ng acronym yan, yung A, ask, di ba? Tapos yung node, S, seek. Tapos yung knock, K, ask. Yung tatlo na yun, eh, dapat maging consistent tayo, maging persistent tayo. Huwag tayong huminto. Huwag tayong tumigil sa pananalangin sa Panginoon sapagkat sumasagot siya. Naririnig niya tayo eh. Kaya kapatid, meron ka na bang mga hiningi sa Panginoon? Ganyan, every time na tayo lumalapit sa Kanya, ang gusto ng Panginoon ay magpatuloy tayo sa pagkatok at sigurado mabubuksan ang mga pintuan para sa atin. That's a good idea! Presented by OPM. Thank you, Lord, sa ating mga comfy break winners. Congratulations. Salamat sa mga stars. Sir Jeff Harris. Sa inyo sa Canada. Congratulations sa inyong physical gathering. Praise the Lord sa buhay ninyo. Thank you, Lord. Ma'am Ruth Royo, Brother Alan Limeta, God bless you. Come here, Nichelle. Salamat, Brother Benj Kasipit. Purihin ang Panginoon. Papunta na tayo sa Word of God. Marami tayong pag-uusapan.
pinapakita dito sa series natin na hindi pa tapos si Lord sa atin. We are a work in progress. Kaya dapat manatili tayo. Dapat magpatuloy tayo para makita natin ang magagandang plano at mangyari yun sa buhay natin. Alright? In-invite namin kayo to have your Bibles with you. Kung may Bible ka pa. Iba yung may Bible eh. Nung nababasa mo. Tapos, yun pala yung ibig sabihin. Buksan mo sa Ephesians chapter 3 verse 14 to 17. Ephesians chapter 3 verse 14 to 17. Salamat sa mga Bible. Okay, habang binubuksan natin ang ating mga Bible, purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa ating mga faithful kingdom partners. Salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, every time we give to God, we are worshiping God. One expression of our worship is giving. Yan po ang isang ekspresyon. Tayo ay nagmamahal, sumasamba sa pamamagitan ng pagbibigay, yung offering natin. Kaya sa ating comment section na yung GCash natin, nagulog ka na dyan, magbigay ka sa gawain ng Panginoon, yan ay nagsisilbing binhi. Itinatanim mo yan sa kanyang mabuting lupa. Sigurado kapag nagtanim ka sa kaharian ng Panginoon, tutubo yan, abangan mo, aani ka ng masagadang pagpapalain. Ayan, salamat sa Panginoon for joining us tonight sa ating online prayer meeting. Basahin na natin ang salita ng Diyos in Ephesians chapter 3, 14 to 17. Thank you, Lord. Okay, praise God. Verse 14. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Panginoon, aming Diyos, Ama na nasa langit, salamat po sa patuloy mong pagkilos sa aming buhay. Truly, Lord, that you are a God who begins and you will finish what you have started good in our lives. Panginoon, maraming salamat for this moment. Ikaw po yung mangusap. Thank you for this opportunity that we can hear your voice. Your Holy Spirit, speak to and through us. Fill us with your power, wisdom, knowledge, and understanding. Panginoon, mangaral at mangusap ka sa amin. Makikinig kaming lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, muli binabati natin ating mga kapatid. Thank you for joining us tonight dito sa ating OPM online prayer meeting. Mondays to Fridays tayo, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban, live tayo sa Jesus Comfy Church, and we are studying a series, Work in Progress. Ang ibig sabihin ng Work in Progress, Unfinished Project. Na tayo po bilang mga mananampalataya, hindi pa tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hindi pa tayo kumpleto, hindi pa tayo finished product. And God is developing something in us. God is growing something in our lives. Kaya nga po, importante sa pagnaunawaan natin that we are a work in progress, na huwag tayo basta-bastang susuko. Kapag tayo ay nagfe-fail, kapag tayo ay nagkukulang, kapag tayo ay nagmimintis, ayan, we miss the mark, patuloy po tayo na manatili sa ating Panginoon. Dahil ipinadala ng Diyos ang kanyang tulong, yun yung Holy Spirit. At sa pagkilos niya sa atin, He is working in us, to us, and through us, para maging kamukha natin, makita sa atin si Jesus Christ. Yun naman yung ultimate goal of Christianity, to be like Jesus Christ. And kahapon po, pinag-usapan natin, we review lang na ang isa pong trabaho ng Holy Spirit sa ating mga buhay, tayo is to convict the world of sin. And nakailangan po natin ng tagapagligtas. Diba, naririnig mo yung boses ng Banal na Espiritu na kung wala ka kay Lord, parang napakadali lang gumawa ng kasalanan sa iyo. Dati, nung wala ka kay Lord, parang bang nasa dilim ka talaga at
Proud na proud ka pa gumawa ng kasalanan. Pero ngayon na natagpuan ka ng Panginoon, ngayon na ikaw ay pinatawad, pinalaya, binigyan ng kanyang grasya, nakaranas ng kanyang habag, nilinis ng kanyang dugo, somehow parang, bakit ngayon pastor? Parang medyo meron ng guilt feeling, shame feeling, kahit maliit lang yung kasalanan ko na yun. Alam mo yun, that is the Holy Spirit na tinasabi sa atin kung ano yung mali at kung paano na tayo'y nangangailangan ng tagapagligtas na si Jesucristo. And when He convicts us of sin, tinuturo niya sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin. And praise the Lord kasi hindi niya tayo iniiwanan. Kaya nga pinag-usapan natin how we should make a decision to go deeper in our relationship with the Holy Spirit. Alam niyo po, importante na tayo'y magkaroon ng malalim na relasyon sa banal na Espiritu. Kung ikaw ay Kristiyano, nasa iyo yung Holy Spirit at gusto ng Holy Spirit na malinaw mong marinig yung kanyang boses, yung instruction. You know why? Sabi sa Matthew chapter 12, 31 to 32, "Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not forgiven men. Anyone who speak a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him either in this age or in the age to come." Anong ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo na ito? Sa sinasabi niya rito. Noong pong Old Testament, I want to give you a background of the Bible, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng mga isinugo niyang prophet. Andiyan si Abraham, si Moses, yung mga judges, andiyan si Joshua, si Samuel, andiyan yung mga prophets, si Malakay, si Habakuk, si Jeremiah, sa panahon po yun ng Old Testament. In the New Testament, dumating si Jesus Christ. At nangusap ang Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu, nandyan ang Panginoon Jesucristo, yung mga mensahe niya, itinuturo niya yun. Pero si Jesus pumanik na sa langit. Siya'y namatay sa cross, muling nabuhay, at pumanik na sa langit. May ibinigay siya sa atin. Yun ang banal na Espiritu. At ngayong oras na ito, ang banal na Espiritu ay nangungusap sa mga mananampalataya. Nangungusap sa mga pinili ng Diyos. Kailangan natin gawin, huwag matigas ang puso. Sundin natin. And sabi rito, walang hindi mapapatawad. Sabi rito, whoever speak against the Holy Spirit will not be forgiven him. So kapag ikaw ay nagsalita laban sa banal na Espiritu, walang kapatawaran yun. Alam niyo pong ibig sabihin? Because the Holy Spirit is the final person of the Godhead to witness and call us before the culmination of God's plan. Ito na yung plano ng Diyos. Sinabi sa Old Testament, sa pamamagitan ng Ama, tinawag niya yung mga prophet. Malinaw yun. Sinabi ni Jesus bilang anak ng Diyos. Ngayon, wala nang susunod sa Holy Spirit. Ito na yung final. Ito na yung last days. Nandito yung Holy Spirit. Kapag hindi pa rin natin pinaniwalaan ang banal na Espiritu, wala nang susunod sa Kanya. Wala nang next sa Holy Spirit. Tapos na. Kaya alam nyo, we are a work in progress. At sa trabaho ng Diyos sa buhay natin, ipinadala niya yung Holy Spirit, ang gusto niya makinig tayo. At ito nga yung prayer ni Apostle Paul in Ephesians chapter 3 verse 16. Sabi niya, "Idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan." So, ang prayer niya dito sa mga mananampalataya na tulad ko, ikaw, nanonood ka ngayon, na maging malakas tayo sa ating spiritual na buhay. At ito ang ginagawa ng Holy Spirit. He is working in we are work in progress, and habang siya'y kumikilos, God, His Holy Spirit, is strengthening the believers. Strengthening the believers. Pinalalakas niya tayo. Totoo, sa buhay natin ngayon, napakaraming factors para tayo manghina. Paki-comment nga dyan ang mga paraan bakit tayo nanghihina. Alright, sabi nila, in the finances, talagang pag walang pera, pastor, nakakapanghina talaga. Diba, mainitin ang ulo pag walang pera,
Nanghihina tayo kasi yung mga pinaplano natin hindi pa rin nangyayari. Nariyan ang sunod-sunod na mga problema, bagyo ng pagsubok, one after another. Dire-diretso, bakit ganito ang nangyayari? Punong-puno na ako ng mga kahirapan, hindi pa rin kami nakakaahon. Sasabayan pa ng stress sa trabaho, andyan pa ang boss mo na toxic sa'yo at pinag-iinitan ka. Ang daming mga factors, lalo na sa eskwelahan, ang daming pinapagawa. Yung mga nanay nang hihina na, at naiinis na sa module na ginagawa nila. At sa mga kawalan, trabaho, negosyo, mahal sa buhay, there's so many factors. At alam ng Diyos yun, na dumarating yung pagkakataon na tayo nang hihina. Totoo yun, kahit kami po eh, nangangaral tayo ng salita, nagtuturo, pero purihin ng Panginoon kasi hindi niya tayo hahayaang mag-isa. Sa ating kahinaan, ipinadala niya ang tulong na magpapalakas sa ating pamilya. Na kahit may sakit ang miyembro ng pamilya, kahit sila'y nanghihina, dahil nasa iyo ang tulong ng Panginoon. Sino siya? Ang banal na Espiritu, pinapalakas ka niya. Totoo yun. Sa buhay natin, maraming factors, maraming mga pwedeng maging dahilan ng ating kahinaan. Pero ang Panginoong Hesukristo, isinugo niya ang banal na Espiritu. Binigay niya sa atin para maging malakas tayo. So we need to develop that relationship with the Holy Spirit. And I want to emphasize on this na sinabi niya, idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, yung Holy Spirit, palakasin niya ang inyong buhay espiritual. So kung meron daw palalakasin ang Diyos sa buhay natin, ano daw? Spiritual life. Sabihin mo, spiritual life. Paki-comment, spiritual life. Kung meron kang palalakasin sa buhay mo, hindi physical life, hindi mental life, hindi emotionally, yung iba sinasabi, basta maging matatag ka sa buhay mo, tibayan mo, loob mo, lumabang ka. Ang sabi ng Bible, ang ipinapanalangin dito, spiritual life natin. There's a lot of challenges going on, problems after problems. Pero sabi niya, ang susi dyan, para mapagtagumpayan mo lahat ng yan, lahat ng mga nagpapahina na yan, alam mo, kailangan maging malakas sa atin. Hindi physical. Number one priority, sinabi na ng Bible, palakasin mo yung spiritual life mo. Bakit? Bakit hindi physical? Bakit? Daming problem, mag-exercise na nga ako. Ang dami ko ng mga problema. Teka lang, kailangan maging matatag ako sa mental life ko. Sa emotional ko, kailangan maging matibay ako. That's wonderful, pero ito, sinasabi ng truth of God's word. Kung meron ka palalakasin spiritual life. You know why? Kasi from the Spirit, it comes the very source of our life. Sabi sa John chapter 6, verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Sino raw ang nagbibigay ng buhay? Ang Espiritu. Hindi ito magagawa ng laman. Tingin ka rito, kahit ilang exercise gawin mo, kahit mag-diet ka, kahit kainin mo masarap na mga pagkain, kahit yung mga stress food, ice cream, pizza, o ano masasarap na yan, para lang matanggal yung stress mo, maging malakas ka. Kapatid, hindi yun yung susi sa matatag na buhay. It will drain your life. Ang sabi niya rito, dahil ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu. At ito ang nagbibigay buhay. Nawawalan ka na ba ng buhay? Ikaw ba'y drain na? Hinang-hina ka na para bang hindi ka na makapagpatuloy pa? Iniisip mo palang yung mga haharapin mo, Lord, paano ito? And that is the work of the Holy Spirit. Kapag tayo mahina, doon na tayo palalakasin. The number one work of the Holy Spirit is strengthen the believer in the inner person, inner spirit life. Pinapalakas niya tayo. Alam niyo, kapag matatag ka sa spiritual mong buhay, it will affect every area of our life. Yung mental health mo tumatatag. Hindi ka madaling tamaan. Yes, minsan nag-aalala, natatakot, pero nawawala agad. Pag mahina ang spiritual life, kapatid, ang bilis tamaan ng anxiety, depression. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng mga ganyang bagay, lahat naman hindi yan exempted. Pwede tayong matamaan yan. Pero palakasin mo ang spiritual mong buhay. Dahil ito talaga ang tunay na makapagbibigay sa iyo ng lakas para makapagpatuloy. It will strengthen you. It will give you life. Pinapatatag. Pinapatibay. Tingin kayo dito mga kapatid. Sino rito? Mag-comment dyan. Mag-type ka dyan. Praise the Lord. Kung sa dami-dami ng problema mo,
Kung wala ang Panginoong Hesukristo, kung wala ang Espiritu, sasabihin mo, Pastor, hindi ko kaya to kung wala si Lord. Pero dahil nariyan at natagpuan ako ng Jesus, nasa akin ang banal na Espiritu, narito, nakatayo pa din ako. Kung malalaman mo lang, Pastor, ang mga problema ko, kung wala si Lord sa akin, wala na, give up na ako. Ang nagpapalakas sa atin ay ang banal na Espiritu. Kaya we need to develop the deep relationship with the Holy Spirit. He is working in us and through us. Praise the Lord. Diba? Kung iisipin mo sa mga problema natin ngayon, Pastor, ang bigat mga pinagdaanan ko. Ang dami! Paano ko to? Paano nangyaring nakatayo pa din ako? Paano nangyari na ito buhay na buhay pa din ako? Amen. It is because of the Holy Spirit in us. Hindi natin to kaya sa ating sarili. Pinapatibay, pinapatatag tayo ng banal na Espiritu. Amen? Kaya alam nyo, spiritual life talaga ang sagot eh. Oo, importante yung mental health, importante emotional health, importante yung physical health, but even more, number one, pinaka-importante, sabi ng Bible to, the Spirit gives life. So you need to strengthen your spiritual life, hindi sa ating lakas. Di binibigay sa atin ng Panginoon ang banal na Espiritu. Siyang nagpapalakas sa atin. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subugin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, sabi, bibigyan niya kayo ng lakas. Bibigyan tayo ni Lord ng lakas. Para saan yung lakas na yon? Upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Para malampasan, bibigyan tayo ni Lord ng lakas. Marami nang dumaan sa buhay nating bagyo. Narito, patuloy pa rin ang bagyo ng pandemya. Ang mga problema sa ating buhay, hinaharap natin. Pero lagi nating napagtatagumpayan yan. Dahil pinapalakas tayo sa Espiritu ng ating Panginoon. Hindi lang yung Espiritu ang ating ang pinapalakas ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 8, verse 10 to 11, Romans 8, 10 to 11, dahil nasa inyo na si Kristo, nasa inyo na ba si Jesus Christ? Pakitype dyan, yes and amen. Mamamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Listen, in verse 11, dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit, na muling bumuhay kay Jesus Christ, siya rin ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Oo, yes, we need to develop our relationship with Jesus. We pray in the name of Jesus. We call to the name of Jesus. Pray also for the power of the Holy Spirit to work to us, in us, and through us. Ang sabi dito sa King James Version ng Romans 8:11, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. The word quicken, pakinggan mo to, yung Holy Spirit daw ang nagpapalakas sa atin, bumubuhay sa ating mga katawan. Ang word na quicken, ang ibig sabihin niya is to produce alive. Is bare living young, nakakapagpabata. Ikaw ba ay lalong gumaganda, lalaki, babae? Ikaw ba ay lalong bumabata o dahil sa stress, tumatanda na tayo? Kapatid, the Holy Spirit can produce life in us. As ang ibig sabihin ng quicken is to cause to live, make alive, to give life. Pinubuhay niya tayo. Thank you, Lord, Holy Spirit. Alam mo, pagising mo sa umaga, Holy Spirit, fill me with your strength. Fill me with life. Punuin mo ko ng power. Lord, pagwapuhin mo ko, magliwanag ako, lalo kong gaganda, lalo kong babata. The Holy Spirit, that's His function in our lives. That is His work. Lord, Holy Spirit, haharap na naman ako sa isang problema and dito naman papasok na naman ako sa stressful work. Holy Spirit, fill me with life. Pakinggan mo pa to. Ito pa yung ibig sabihin ng to quicken. By spiritual power to arouse and invigorate.
talagang ginaganahan. Sa buhay, may gana ka pa bang gumising? May gana ka pa bang mabuhay? Kapatid, yan ay binibigay ng Holy Spirit. Totoo yun eh. Bumabangon, masaya ka pa bang bumangon? O sasabihin mo, ayoko na kasi, eto na naman ang buhay namin. Pagura na naman. Kapatid, the Holy Spirit is giving us spiritual power to arouse and invigorate. Masabi niya pa dyan, ibig sabihin ng quicken is to restore life. Restore life. Sa buong araw, sa dami ng pagod natin, sa dami ng mga trabaho pinagagawa, sa pagod, sa biyahe, siksikan, sa pagkocommute. Kaya naman, pag-uwi mo sa bahay, patampata na yung katawan mo, you pray, Holy Spirit, yung nawalang lakas, ibalik niyo po, Panginoon, pagkagising ko. God will restore our strength to the power of His Holy Spirit. Hindi lang yan. Daming napaganda ng message ng quicken. Yung Holy Spirit, ibig sabihin yun, is to give increase of life. Pinapahaba niya yung buhay natin. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, ibig sabihin ang gusto ng Panginoon, humaba buhay mo para magliwanag ka, makita si Kristo at mapapurihan ng ating Diyos Ama. That's of physical life. Yes, physical life, pinapahaba niya yung buhay natin. Alam mo yun, kaya nga yung spirit, yung source of life, pag makikita mo sa mga pelikula, di ba, yun yung pinoportray nila na kapag humiwalay na yung Espiritu dun sa katawan, patay na yun. Pero hanggang nandun yung Espiritu, buhay na buhay yun. Ang ibig sabihin, last is, quickening as respect the Spirit, endued with new and greater powers of life. Greater powers of life. Holy Spirit gives us an experience, gives us the power to experience the greater powers of life. Marami pa tayong hindi nararanasan. Marami pa tayong hindi nagagawa. At magagawa mo yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sino rito nanonood, nakikinig ka? If you're watching right now na nagugulat ka na lang, Pastor, hindi ko to nagagawa dati, pero nagagawa ko to ngayon. Because the Holy Spirit is giving you greater powers of life. Akala, hindi ko alam na kaya ko palang gawin ito. Hindi ko alam na meron pala akong potential, kaya nga declaration natin, full of potential na magawa ito. It is the Holy Spirit in us, working in us. Kaya alam nyo, work in progress tayo eh. Maaring talang sa buhay natin, makikita natin, nawawala na tayo ng pag-asa, no? The Holy Spirit is working in us. Kailangan lang natin ma-develop yung relationship natin sa Kanya. And last is, the Holy Spirit, sabi sa John 15 verse 26, I'm reading in the Amplified Bible. Sabi dito sa John 15, 26, but when the Comforter, siya yun, yung Holy Spirit, sinasabi ni Jesus, Comforter, Counselor, Helper, Advocate, Intercessor, Strengthener, Standby. Ang gusto ko doon dito ay standby. Naka-standby lang siya, tulong siya. Comes, yung Holy Spirit na yon, whom I will send to you from the Father, the Spirit of Truth who comes, proceeds from the Father, He Himself will testify regarding me. Yung lakas, yung counselor, helper, strengthener, and standby, yung Holy Spirit, sabi dito, siya yung nagbibigay sa atin ng comfort and encouragement every time that we are down. Every time na tayo po ay stress. Every time na tayo para bang ayaw na nating magpatuloy. The Holy Spirit is the one who encourages and comforts the believer to finish the race. To continue running. To continue to be faithful. To continue to serve. Maraming pagkakataon. I believe lahat tayo naka-experience na tayo niyan. Na parang ayoko natin magpatuloy. Parang Lord, gusto ko nang tumigil eh. Pagod na yung katawang lupa ko. Pagod na yung isipan ko. Lord, parang gusto ko nang sumuko. Pero ang banal na Espiritu, hindi tumitigil, hindi sumusuko. Siya po'y nagpapalakas sa atin. Nagbibigay sa atin ng encouragement. Kapag tayo nawawalan,
ng mga bagay na pinapahalagahan natin, mga mahal sa buhay, trabaho, business. The Holy Spirit is the one who gives comfort sa ating mga buhay na He touches us with the love of God. Na kahit anong mga nangyayari sa atin, pinapaalala niya na walang makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. And I know there are people watching and listening na, Lord, kung hindi dahil sa iyo, huminto na ako. Kundi dahil sa banal na Espiritu, wala ako ngayon dito. Siya ang patuloy na nagliligtas sa atin. Siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas para makapagpatuloy, para matapos natin ang ating takbuhan, takbuhin para hindi tayo mabuwal, para hindi tayo huminto. Sino yun? Yun yung Holy Spirit. Kaya every time we fall, God's Holy Spirit is there to encourage us. Rise up! Bangon! Bibigyan niya tayo ng lakas. Every time we are down, God will lift us up by the power of His Holy Spirit. In Acts chapter 9, verse 31, pagkatapos noon, naging matiwasay ang pamumuhay ng iglesia sa buong Judea, Galilee at Samaria. Lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya at namuhay silang may takot sa Panginoon. Paano sila lumakas sa kanilang faith? Paano sila nakapagpatuloy? Pinalalakas ng banal na Espiritu ang kanilang loob. Kaya lalo pa silang dumami. And it's the same Holy Spirit that is working in our lives, strengthening us, is giving us encouragement, comfort. Pinalalakas tayo para tayo maging tapat, maghihintay hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Maybe you're experiencing, you are in your lowest level. Aring sabihin, Pastor, parang pagod na. You need to strengthen your spiritual life. And the good news is, the Holy Spirit is here. I don't know, marami kang na-experience sa buhay mo na hindi ko talaga kaya. Or maaring hindi mo pa ito na-experience, but a lot of us, or most of us, will experience problems, challenges. Ang magandang balita, yun ang banal na Espiritu para palakasin tayo. Narito siya, strengthen the believers in our inner being. And yung ating spiritual life, kapag malakas yan, pinapalakas ang Holy Spirit, damay ang mental health. Hindi papasok ang takot. Hindi tayo mabubuhay sa pag-aalala. Hindi na tayo madedepress. Hindi tayo matatamaan ng anxiety because the Spirit is giving us life to protect us from fears and every work of the enemy to destroy. The Holy Spirit is life. And we need Him. We need Him, Holy Spirit. At para matanggap natin yung banal na Spirit, and you're saying, Pastor, kailangan ko na Holy Spirit. Palakasin ako physically, emotionally, mentally, spiritually. Ito'y mangyayari lamang kung tayo po ay magpapalinis ng ating puso at isipan, ng ating buhay sa Diyos. Tandaan mo yung kanyang pangalan ay Holy Spirit. Holy Spirit. Hindi maninirahan ang Holy Spirit sa unholy body or unholy temple. The Holy Spirit will only live, He will only dwell in a holy temple, holy body. E paano yun? Marumi tayo. Paano mananahan ang banal na Espiritu sa atin? Magpalinis tayo sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Ibinuhos yun sa krus para maging kabayaran ng kasalanan natin. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin ito. Pagsisihan natin ang ating kasalanan. Bayad na eh. Binigay na yung dugo. Binigay na yung nag-iisang anak. Ibinuhos niya na yung kanyang dugo. Tanggapin na lang natin si Jesus. Ang matananahan sa atin, ang banal na Espiritu. Samahan mo ako manalangin. Let us close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, we thank and praise You. Tunay nga po na ang banal na Espiritu hindi mananahan sa mga hindi banal, sa maruruming tao, sa aming puso, sa isipan namin. Pero salamat dahil meron ng paglilinis, meron ng kabayaran ang aming kasalanan at yun ang dugo na ibinuhos sa krus ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoon, ngayong oras na ito, kailangan ka namin.
tatanggapin ka namin sa aming mga buhay. Aaminin namin ang aming karumihan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Bawat isa sa atin na nanonood at nakikinig, sabayan mo ako sa panalangin. Sabihin natin to sa ating Diyos. Let's close our eyes and bow our heads. Sabihin natin, Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan. Marumi ang aking buhay. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Linisin niyo po ako ng banal ninyong dugo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa paglilinis, pagpapatawad, buhay na walang hanggan. Holy Spirit, manahan ka sa akin. Tinatanggap kita sa aking buhay. Palakasin niyo po ako. Maraming salamat po. Tinatanggap ko ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin, lahat ng ating karumihan, nilinis na ng dugo ni Jesus. Hallelujah! Sa buong araw, sa office, sa mga narinig, napanood natin, narumihan tayo. Pero dahil nagpalinis na tayo kay Jesus sa kanyang dugo, tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Lord and Savior, nananahan sa iyo ngayon ang kanyang banal na Espiritu. The Holy Spirit is living in us. And asahan mo, He will strengthen your spiritual life that will affect your mental health, emotional health, and even our physical bodies. He will strengthen our physical bodies. Magpatuloy ka na lumago sa relationship mo sa banal na Espiritu. Bagong buhay, bagong simula ang ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon ngayong gabi. At syempre, hindi lang yan isang beses. Gusto ng Panginoon na magpatuloy ka. Para makilala mo siya, kailangan mo talaga magbigay ng panahon sa kanya. Kaya chine-challenge namin kayo na join us this year, 2021. We are declaring a year of new beginnings. Huwag kang umabsent. Lagi kang umatin. Hindi tayo ng 7-8. Nag-replay ka at gawin mo, isa buhay mo, ang mga naririnig mo. At makikita mo ang kalakasan, buhay na nanggagaling sa Espiritu ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! Congratulations! Holy Spirit, thank you, Lord. In 5 minutes, tapos na tayo. Pero before we end, let us pray for one another. Let us pray that the Holy Spirit will touch us. Ang sabi doon, He will quicken our mortal bodies. He will experience us greater powers of life. Alam nyo ba, isa sa mga nagpapagaling ay ang banal na Espiritu. The Holy Spirit. Kaya, tawagin natin siya. That He will heal our bodies. Sa lahat ng may karamdaman, tawagin mo ang banal na Espiritu. Ang sakit, marumi, hindi yan sa Diyos. Gusto ng Panginoon na ikaw ay maging malinis. Gusto ng Panginoon na ikaw ay maging malakas. God wants to increase life in you. He wants to give you physical life. He wants His spiritual power to arouse, to invigorate. He wants to restore life. Kaya maaaring may pagkakataon sa buhay natin na tayo nagkasakit at pinahintulutan ng Panginoon para makita natin ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu. Samahan niyo kami manalangin sa inyong mga tahanan or kung nasaan man kayo. Sabihin niyo, Yes, Lord. Tinatanggap ko, Panginoon. I receive it in Jesus' name. Sabayan niyo kami. Father, we thank you and we bless you. Tunay nga po na ang mabuti't masamay nasa inyong mga kamay. Pinahihintulutan niyo po ang lahat ng bagay. At Lord, ngayong oras na ito, pinahintulutan mo na kami ay makarinig sa iyo. Kaya kami naman ay nagpapasalamat. Nagpupuri dahil ikaw ang Espiritu na nagpapalakas sa aming buhay. Dinadalangin ko ang aking mga kapatid na nanghihina. Maaring ito'y mental, emotional, physical, spiritual. Holy Spirit, I pray in the name of Jesus that you will strengthen our mortal bodies, that you will increase physical life. We will experience greater powers of life. Holy Spirit, breathe life into us. Breathe life. Breathe strength. Palakasin niyo kaming muli. Ang mga nawawala na ng
ng buhay sa kanilang spiritual, Lord. Bigyan niyo po ng buhay sa pangalan ni Jesus. Increase life, increase strength by the power of your Holy Spirit. We pray for people na nanlalamig sa kanilang pananampalataya, Lord. Inspire them. Lord, breathe life sa kanilang mga spirit life, Lord. Ikaw po mag-apoy sa kanilang mga pananampalataya na sila'y manunumbalik. Mga espiritu ng mga panlalamig, lukewarmness, katamaran, inaalis namin sa kanilang mga buhay. At ngayon, nagsisimulang mag-alab na maglilingkod sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, ang espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, ang espiritong bubuhay sa aming mga mortal na katawan. Lord, I pray, Holy Spirit, for this person watching, listening, kung hindi siya nanonood, banggitin mo yung kanyang pangalan. O kung ikaw yun, in Jesus' name, I'm praying for you. Believe the power of the Holy Spirit. He is here tonight to strengthen, to heal, to empower, to give life into your bodies, into your mortal bodies. Mula ulo hanggang talampakan, lahat ng sakit, mga nagpapahina sa iyo, cancer, disease ng COVID virus, Delta, mga diagnose ng doktor, may myoma, in the name of Jesus. May pneumonia, in Jesus' name. Holy Spirit, heal this person. Touch this person. Breathe life into this person. Heal in Jesus' name. Sa iyong mga latay, kami pinagaling. Sa iyong banal na espiritu, buhayin ang mga katawan ng mga tao itong nanghihina. May mga sakit, alis, layas sa iyong katawan. Hindi na babalik. Natutunaw mga kanser na didissolve ang mga bukol sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, heal this person. Heal this person. And even the spirit of fear, pagkatakot, pangangamba, doubts, andyan ang mga disbelief, Lord, depression, anxiety, na nagpapahina ng aming mga buhay. Kapatid, God is giving you His Holy Spirit, giving you peace, giving you comfort sa mga nangungulila at nagdadalamhat. Holy Spirit, touch this person. Alisin niyo, Lord, lahat ng kanyang alalahanin at bigatin sa buhay. Naalis na ng Panginoon. God is touching you, is removing all these heavy burdens. We break every chains in your life. Every yoke of slavery. Lahat na nagpapahirap at nagpapahina sa iyo, tumaalipin. Inaalis natin. Winawasak sa banal na Espiritu. Maraming pong salamat, Panginoon. Tinatanggap namin ang iyong kapangyarihan, kalakasan, katatagan, pagiging matibay sa aming buhay. Tinatanggap namin ang kagalingan sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Thank you, Jesus. Kapatid, I feel the Holy Spirit moving in your life right now. He's healing you. He's touching you. He's giving you life. Maraming salamat for joining us on that prayer. God hears our prayers. Naririnig niya tayo. Sumasagot siya. At kaya ipinadala niya na yung banal na Espiritu sa atin. Palalakasin tayo. Patatatagin tayo. Bibigyan tayo ng marami pang buhay. Those who are broken, God will restore life into us through His Holy Spirit. Amen. Maghintay tayo. Maraming salamat po sa pag-join nyo sa ating OPM, sa ating digital evangelism. Sa lahat po na nag-share ng ating live video, maraming salamat. Ipag-amalahan natin sa buhay. Thank you, sweet Holy Spirit, sa ating mga kingdom partners, sa lahat na nagbibigay sa gawain ng Lord. At sa mga kapatid natin na pinagpala, sumagot ang Diyos sa iyong pananangin. Ikaw ay binigyan ng Panginoon panibagong trabaho. Ikaw ay pinagpala sa iyong negosyo. We encourage you to give back to God through our Kingdom Partner Ministry. Diyan ang ating GCash, diyan ang bank account,
balik mo sa Lord ang lahat ng kapurihan, pagsamba sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Kaya maraming salamat in advance in your giving, Anika, ng masaganang pagpapalang. Salamat sa mga new blessing. Salamat sa mga kapatid nating tumanggap kay Jesus. Welcome to the family of God. Ayan, salamat sa mga. Sa buhay mo, nasa iyo na yung Holy Spirit. At dahil nasa iyo ang Holy Spirit, yan ay patunay na anak ka na ng Diyos. Sa langit ka na pupunta. Kaya sabihin natin to sabay-sabay. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, mga powers in you! Messiah. Sino yun? Si Jesus Christ, our King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Live tayo sa Jesus Coffee Church Monday to Friday, 7 hanggang 8. Bukas po, abangan natin mga kapatid natin sa ating Online Prayer Meeting. Brother John Mo, sa ating Thursday at sa ating Friday OPM, Brother Eugene Espirito. Praise the Lord! Salamat sa pag-join mo. God bless you everyone. Have a great night. See you again.